وبه نستعين وعليه نتوكل. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid, alam ko na marami sa mga kapatid natin, kababaihan, kalalakihan, na talaga namang itinatayo ang sala. Subhanallah, alhamdulillah. Ngunit ang isa sa pinakamalaking problema ng iba sa kanila, kapag sila ay nasa sitwasyon kung saan busy sa trabaho, unang-unang gagawin, ikaw po compromise ang sala. Unang-unang gagawin, ikaw compromise ang salatul asr. Kasi ito yung palaging momentum na marami tayong trabaho. Kung may aatinan na kasal, ito lagi ko nakikita. Pagdating sa kasalan, pagdating sa wedding day, walang magasambayang ng asar, walang magasambayang ng salatul maghrib. Pagdating sa mga busy time in dunya, we always compromise our sala. But we pray, but we compromise the sala. Just imagine at takulayakan, ano ang punishment na ibibigay ng Allah sa mga taong nagkukulayakan compromise ng kanilang sala. Isang sala lang. May isang lalaki, this is a real story, mula sa trabaho, no, pauwi ng bahay, nakita niya na habang papalapit siya sa kanyang bahay, napakarami ng mga bambero, mga pulis, and then eventually, habang lumalapit siya sa kanilang village, na-realize niya that something is happening in our village. And then, pagdating niya sa kanilang lugar, nakita niya na kasalukuyang tinutupok ng apoy ang kanyang bahay at nagkataon na doon ang kanyang dalawang anak na nasunog, nasunog ang kanyang asawa, pati ang nanay ng kanyang asawa. Gaano ka painful at akulayakan ang pakiramdam ng lalaking ito na lahat ng pinaghirapan niya na ari-arian, kayamanan, mahal sa buhay, sabay-sabay na natupok ng apoy. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the person, Mrs. Salatul Asr, imagine mo, is as if he killed or he lost his family and all the wealth that he has. Ganoon katindi ang parusa na ibibigay ng Allah sa isang Muslim na hindi nagtauba dahil iniwanan lang ang isang salatul asr. So mga anak, kung ikaw ay isang mananampalataya, excited na dumating ang Ramadan, pero ang kaugalian mo ay nagsasala, pero kung busy ako, wala akong asar, kung busy ako, wala akong maghrib, anak, tigilan mo na to. Tigilan mo na ito sapagkat ang pinaka-the best na i-welcome natin sa Ramadan is hindi lang tayo magpo-pray kung kailan mo gusto, kung hindi, we will complete our 5 times a day salah, and if possible, you will do it on time. Dahil ito yung khairul, ito yung afdalul amal is yung as-salatu ala waqtiha. Mga kapatid, sa yawmul kiyama, tatandaan mo, hindi lang itong sala na ito ay connection. Hindi lang itong sala ito ay remover of the burden of this dunya. Hindi lang ang sala ito ay bibigyan ka ng tagumpay, kaligayahan, kapayapaan, peace of mind habang nasa mundo ka. Kung hindi at akulayakan, ito ang kauna-unahang bibilangin ng mga malaika on the day of reckoning. Ang unang i-audit, kumbaga sa accounting, ay ang ating mga sala. Kapag ito ay nagtagumpay, ang iyong sawm ay nagtagumpay, ang iyong hajj ay nagtagumpay, ang iyong zakat ay nagtagumpay, ang iyong amalon salih ay nagtagumpay. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang sala ay bagsak, failure, dahil kasama ka sa mga late, kasama ka sa nagko-compromise ng sala, then automatically, everything will follow sa takulayakan. So kung babagsak ang sala mo, meaning, hindi mo piniprioriti ang iyong jannah, meaning, walang jannah na naghihintay sa'yo sa yawmul kiyama. So anak, prioritizing your sala is one of the most beautiful, mashallah, napag-welcome sa Shahrul Ramadan al-Mubarak. Hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung ikaw ay nagtatardy, always late, ipakita mo ngayon sa Allah, hindi sa first day ng Ramadan, na isang pag-welcome mo ay ang pagkukumpleto ng sala at ang pagsasala on time. Walilay tawfiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.